nakita ko silang star, di ba? Yung panahon na yun, wala pang GPS. So, yun ang pinakang GPS nila, pinakang compass nila yung star. So, kung bubulay-bulayin po natin yung kwento dito sa Matthew, sa panganakan ng Panginoon, makikita natin na parang nawala yung stars. Nag-disappear yung star. And ang makikita po nating attitude na makahanga-hanga sa mga wise men na ito, hindi po sila nag-give up. Hindi nila naisip na ay wala na tayong guide. Wala na yung star. Huwag na natin ituloy ang ating paghahanap sa Panginoon sa newborn king. Nag-excite sila ng effort through asking. Di ba po, when you to ask a stranger, kapag po naka-experience kayo mga mahilig dito mag-travel, hindi madali ang mag-approach ng mga strangers sa mga lugar na hindi ka naman pamilyar. Unang-una, di ba po, yung mga, even at that time, iba-iba na po ang mga dialect, iba-iba na ang mga language. So, napakahirap po. If you are, kahit na tayo, di ba, minsan, dito sa bansa, kapag bago pa lang tayo, Arabic sila, Tagalog or English, minsan hindi tayo magkaintindihan. Mahirap po yung pag-approach. But dito, ito pong mga magi na ito, nakita natin that they have not given up on searching the King. At ayun ang Panginoong Jesucristo. They have excited yung effort ng magtanong-tanong. Tinanong nila, nasaan yung bagong isinilang na hari? Ituloy po natin ang kwento. So, yung po nakita nating effort ng mga banjay na dyan is just to simply come kung saan sila galing, 550 miles, doon sa kung saan kung doon sa lugar nila papuntang Jerusalem. They simply come and they simply ask. Why I am, ito po ang sinishare namin sa inyo ngayong gabi, because truly po, we are so blessed sa inyo because kayo po talaga, you have excited the effort to every time come dito po sa ating ginagawang pag-aaral. This is very unusual. 11:30 na ng gabi. But 70, ilan ba tayo dito? Nasa 80, 80 plus. We have excited this effort na magpuyat to simply come to know more about the King at yun ang Panginoon. And yung ginawa niyo pong pag-ask, majority po sa inyo dito, nag-excite kayo ng effort to ask. Doon nakita niyo po yung advertisement namin, di ba? Yung advertisement na yan, parang hindi ko naman sinasabing yun yung star. Pero pwedeng posibleng na yun na po yung parang star in this generation. It is a link na nagtuturo sa atin paano ba tayo natin nakilala ang Panginoon. At marami po sa atin dito, you have excited the effort na mag-chat. Hindi kayo nahiya, ano kaya, hindi kayo nagduda. You just ask. Marami sa inyo nagtanong, paano po sumali? Gusto ko pong sumali. Majority ang tanong nyo po, kasi isa po ako sa mga nakakasagot sa inyo, ang tanong nyo, how to join? Either paano po sumali, how to join, or you are explaining already yung desire nyo na gusto nyong makarinig ng Word of God. And the Lord is had honored and still honoring po yung mga ginagawa po nyong effort. Hindi po yan simple. God is honoring yung po mga ginawa niyong action. To come every time here na may pag-aaral, and yung ginawa niya noon na magtanong lamang, na magtanong po. So ituloy po natin yung kwento nitong mga magi. So dito sa verse 3-5, nakita na pini-explain dito na nalaman na ni King Herod yung tungkol sa mga magi, na merong mga wise men na nagtatanong-tanong at sinasabi, hinahanap ang bagong silang na hari. Na-disturb si King Herod ayon dito sa phrase. Kasi nga naman, di ba, siya ang hari. He knows na merong lang limitasyon ang kanyang pagre-reign. Kahit sino pong nasa posisyon, higher authority, karamihan hanggang sa panahon natin ngayon, ayaw nilang ma-dethrone, ayaw nilang bumaba sa posisyon. So ganun po si King Herod. Na-disturb siya. Natakot siya nung mabalitaan niya lamang yung rumors na meron na palang bagong haring isinilang. So natakot po siya. Kaya po ang ginawa niya, pinatawag niya yung kanyang mga chief priests at yung mga teachers of the law at tinanong niya, saan ba ipapanganak ang Mesiyas? At piniplayan naman siya nitong mga chief priests bilang sila yung mga nakapag-aral, alam nila yung mga prophecy, sabi nga nila,
in Bethlehem, in Judea. Kasi yun ang nakasulat sa prophecy ni Prophet Mika sa Mika 5 yata. Sabi nila, but you bet, sa ito po yung prophecy ni Prophet Mika na kinote lang nila sa hari. The Jew, Bethlehem and the land of Judah are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people. So ito yung prophecy ni Prophet Mika na na-fulfilled on that time. Kasi nga pinanganak ang Panginoong Jesus sa Bethlehem. So ngayon, ang ginawa po ni King Herod, pinatawag niya ngayon o hinanap niya ngayon secretly itong mga tatlong wise men. And from the story, makikita natin na found out ni Herod yung eksaktong time kung saan nag-appeared yung star doon sa tatlong hari. And kung naalala niyo po yung kwento, kung narinig niyo na po yung kwento, di ba po, nag-declare, nag-order si King Herod na patayin ang mga sanggol below 2 years old. 2 years old down, pinapatay po yan ni King Herod dahil na-threaten siya, natakot siya na baka maagaw yung trono sa kanya. So it means na 2 years ago pa, nakita na nitong mga wise men yung star. So hindi natin alam kung 2 years na silang nag-travel agad sila nung nakita nila yung star, o kaya naman, nung nakita nila yung star, nagplano na sila kung paano nila bibisitahin ang Panginoong Jesus, ang Mesiyas. Because meron talaga silang intensyon na makita ang bagong silang na hari. So it was 2 years ago. So maaari din na bago lang panganak ang Panginoon or pinanganak ng Panginoon in that period of 2 years. Pero based on the story, kapag binasa natin yung mga succeeding na chapter, ang utos ni King Herod, patayin lahat ng sanggol from 2 years old down. So now, ibig sabihin, doon sa story ng mga magi, 2 years ago na ang nakita nila yung star. And sabi dito, he sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him. Pero alam natin na nag-trick lang, dinideceive lang nitong si King Herod ang mga magi. Ano pang ginawang sunod ng mga magi? So after yung pag-uusap nila sa hari, nag-appear ulit yung star. So after they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. At nung nakita po nila yung star, sabi dyan, they were overjoyed. Ibig sabihin ng overjoyed, sobrang masaya. Sobra po silang na-rejoice na finally, nakita na po nila, alam na nila, naramdaman na nila na ayun na, makikita na natin yung bagong silang na hari. And isa ito sa mga characters ng tatlong hari na pwede po talaga natin kapulutan ng aral at kailangan na isa-puso po natin. How we are reacting every time na makikita po natin magkakaroon tayo ng pagkakataon to fellowship with our Lord Jesus Christ. Masaya po ba tayo na share last time nung buong actually October yung mga topic is about Thanksgiving. Yung kung magkakaroon natin ng grateful heart. So, how is our hearts if each time na meron tayong possibility na magkaroon tayo ng fellowship sa ating Panginoon? Sana po kagaya ng itong tatlong hari, ganun din po yung mga puso natin. We will always be overjoyed every time that we are knowing na magkakaroon tayo ng pagkakataon na makipag-fellowship sa ating Panginoong Jesus. So kaya gusto ko pong ipa-emphasize dyan yung word na overjoyed. So finally, they came to the house. So balikan po natin yung kwento. So ito na pong mga magay, nakarating na po sila dun sa house. Hindi po dito sinabing sagsaban, which we always know. So maaaring nakalipat na sila ng bahay, sila Mary, si Joseph. Sabi dito sa text, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. They bowed down and worshipped him. Imagine po yun, ito pong tatlong hari na ito, they have prepared, they have traveled from afar, hindi sila nahiyang magtanong-tanong. They come, simply come, for this simple pleasure.
to calm down, to bow down, and worship our Lord Jesus Christ. Yun po yung ginawa nila. They were so overjoyed nung makita na nila finally ang Panginoong Jesus. And ito po yung kanilang ginawa. They simply bowed down and nag-offer po sila ng worship. Yun lang po yung simple pressure na nakita natin sa tatlong haring ito. So ulitin ko po, ang effort na pinakita sa atin dito ng mga Magi is yung simply coming to the presence of our Lord Jesus. We have asked, we have bowed down, and they worship. Sabi din po dyan sa verse 11, then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. So hindi po sila nag-travel na walang dala. They did not come empty-handed. Maaring bit-bit pa po nila yung mga regalo na yan mula doon kung saan sila nanggaling. So hindi po yun nakahadlang sa kanila. Di ba minsan nabigat? Kapag maglalakad ka, magta-travel ka, gusto natin lagi light lang tayo. Ayaw natin na maraming bit-bit. Pero itong mga wise men na ito indeed, hindi po nila yung ininda. Yung pagbit-bit nila ng mga regalo, ng kanilang mga offering. Hindi sila pumunta sa paanan ng Panginoong Jesus na walang dala-dala. They have offered Him, they have made sure that when they will be meeting the Lord Jesus Christ, even just a child, meron silang dalang regalong precious. Gold. Di ba po hanggang sa panahon natin ngayon, gold is really a very valuable and precious na bagay. It represent yung pong wealth, ang gold. So, ito pong mga regalo nila is very symbolic din. Kasi the gold, it represents the kingship. So they are acknowledging that indeed the King of Kings was born. Yung King of Kings pinanganak na. So yun yung presentation ng gold. Yung frankincense, it is representing yung incenso. They are acknowledging that the high priest was born. Kasi po ito mga Magi, hindi lang mga priest din po sila. According sa ibang mga ibang translation ng Magi, Magi is also a priest. They are those na merong nakatataas sa antas ng lipunan. They are leaders and they are also priests. And yung mira, this is very symbolic because this is yung pong perfume na ginagamit usually sa mga burol, sa burial. This is, they are acknowledging already, they are already prophesying that the Lord Jesus Christ will one day mag-isasakripisyo niya ang kanyang buhay.